Moon, welcome back to another vlog. Kamusta ulit kayo? By the way, I just wanna say thank you po sa inyong lahat. 5,000 subscribers na po tayo. Yay! Dumadami na po ang Lalove's family natin. Thank you po sa mga sumusuporta ng ating YouTube channel, sa mga datihan na dito sa ating YouTube channel, and sa mga dumagdag po. Maraming salamat po. I am super grateful and thankful sa inyo. Dahil kung wala po kayo, wala din tayo dito. Honestly, ilang ulit din ako nag-isip na mag-vlog. But then, I realized na ang pagbablog and ang pag-YouTube yung talagang as in na gustong-gusto kong gawin. And gusto kong mag-share sa inyo ng life namin dito sa Canada. Sa mga ano po na inspired. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bashers po na madami. Thank you din po sa inyo sa panonood. You make me stronger than before. Charot! Anyway, may natumawag na sa aking maarte. May tumawag na pangit yung vlog ko. Ano pa ba? May tumawag na maingay daw ako. So, wala po tayong magagawa. Kasi talagang meron talagang mga tao na hindi masaya sa mga ginagawa ng iba, diba? So, we just need to like, alam nyo, dyan lang kayo, relax lang kayo, magpasalamat tayo sa mga basher kasi meron nanonood ng ating vlog, dagdag din kayo sa views namin. Anyway, mga kalala, it's already 12:55 PM, nakakain na rin kami kanina, so ngayon, gagawa tayo ng leche plan, maya-maya pa naman kasi, maaga pa naman, and bumili lang ako ng ano, ng mga ingredients ko na gagamitin sa ating leche plan na lulutuin, kasi talaga nag-crave talaga ako ng sweet, and naisip ko leche plan is the best. Leche plan is the best. Anyway, bumili ako ng 12 pieces na itlog. And then, bumili din tayo ng carnation, evaporated milk. Kung wala kayong makitang ganito, you can use fresh milk. And then, kailangan din natin ng vanilla extract or vanilla essence. Kung ano yung meron kayo, yun ang gamitin nyo. Kailangan din natin dito ng condensed milk and then the white sugar. And yun lang yung ano, yun lang yung ingredients natin. And by the way, yung recipe, na exact recipe nito is makukuha nyo sa YouTube ni Panlasang Pinoy kasi doon ko siya kinuha, doon ako kumuha ng mga ideas kung sakaling nagluluto ako kay Panlasang Pinoy. Ayan, check out nyo na lang yung exact measurement ng kung paano gumawa ng leche flan. Anyway, Jose, maaga pa naman, so gagawa ako ng coffee ko kasi isang coffee pa lang ako kanina, so gawa tayo ng kape and then mag-edit lang ako ng vlog and then maya-maya gagawa tayo ng leche flan. Mag-start na tayo na gumawa ng leche flan. So, it's already 1:32 PM. And now, kanina pala, after ako nag-edit ng vlog, pinaghiwalay ko na yung egg white at saka yung egg yolk. So, ang gagawin ko na lang dito, isahaluin natin siya. I-whisk ko lang ito. And then, after this, lalagyan na natin siya ng condensed milk. So, sabi ni Panlasang Pinoy, yung condensed milk daw na ilalagay is 14 ounce. But then, nung kinonvert ko siya sa cup, sabi niya is 1.75. So, kayo na ang bahala kung gaano katamis nyo gusto. Pero I think yung kay Panlasang Pinoy, pag finalo yung recipe niya is going to be perfect yung leche flan natin. So, ipa-follow ko na lang siya. Ayan, so tapos na nating na-whisk yung ating egg yolk. Ilalagay ko yung ating condensed milk. So naka-transfer siya dito sa ating jar kasi nung gumawa ako ng leche flan nung kailan ba yun? 2 weeks ago yata. Is hinati ko lang yung isang can ng condensed milk. So, ilalagay na lang natin siyang lahat. And then, ilalagay ko din itong nasa jar kasi sayang siya eh. So, imimix lang natin ito ulit. But before natin siya imix, ilagay na rin natin yung condensed milk. Kasi yung condensed milk, evaporated milk. Yung evaporated milk is 1 cup lang yung kailangan natin. Ayan siya. And then, 1 cup. Ayan. And then, vanilla extract is 1 teaspoon.
So, meron tayong measurement dito. Ayan, 1 teaspoon. Then, nahaluin ulit natin ito. So, na-mix ko na yung ating all ingredients ng ating leche flan. Ngayon, ang gagawin ko na lang is, ipiprepare natin yung ating leyanera na may sugar. Nilagyan ko na ng sugar ito. So, tutunawin lang natin yung ating sugar. And then, nagpakulo na rin ako ng tubig para pag ready na tong lahat, ready na rin yung yung ating lutuan, yung ating steamer, di ba? So, ngayon, itabi ko lang ito. Diyan siya. And then, umpisahan na natin yung ating sugar. Ito na yung ating caramelized sugar. Ayan, nagka-crack siya. Pinapalamig ko lang siya. And then, after that, ilalagay na natin yung ating mixture. So, kukuha ako ng strain para mawala yung konting bula-bula ng ating leche flan mixture para smooth yung yung ating leche flan. Nasa steamer na yung ating leche flan. Hintay tayo ng 35 minutes and then check natin siya. Dapat hindi ma-overcook yung leche flan natin kasi baka tumigas siya. So, iti-check namin siya ni Nicole. For now, mag-answer kami ng assignment ni Nicole. It's mathematics na naman ito. Mahirap po ang math para sa akin. Hindi ito yung favorite na subject ko nung kabataan pa natin. Charot, kabataan pa natin. So, divided by today, Nicole. Yeah. Ano naman tong batang to? Katatapos niya lang naligo. Fresh? Yeah. May amoy melon pa rin si baby girl. Anong melon? Melon amoy. Melon? Yung blanket ko yun? Amoy melon. Yung amoy melon, be. Yung yun, mabaho. Amoy melon. Bangot. Oh. Ang bait. Okay. So, ngayon, tapusin lang namin tong assignment ni Nicole. And then, yung timer ko pala tayo lang. Kunin ko yung cellphone ko kasi. Okay. I-check natin yung yung ating timer. Kasi pag na-overcook yung leche flan, as what I said, titigas siya. At ayaw naman natin mangyari yun. Inulit ko. Okay, start na tayo, be. Luto na ang ating leche flan. Ayan siya, oh. Excited na akong tikman ito. Parang perfect siya this time. And now, ilalagay lang natin ito sa ref pag lumamig na siya. And then, mamaya titikman natin siya. Looks so perfect. Na-transfer ko na yung leche flan natin sa plato and then sa aking jar, baunan. Ayan siya. Ipakita ko lang sa inyo. Ito na! Oh my God! This one looks so perfect yung kulay niya. And this one as well. So, ayan o. Excited na si Mister na itry tong ating leche flan. Habang tinatransfer ko to, naririnig niya. Nasa room kasi siya. And sumisigaw siya. Babe, I am super excited! Sabi niya eh. Ngayon, tatawagin natin si Mister. And then, patikim natin sa kanya. And then, tanungin natin siya kung perfect yung leche flan this time. Babe? Huh? Do you wanna try my leche flan? No! Okay, fine. I'm not gonna give you some. I'm so excited! You wanna try? Yes. Okay, let's try. No, this one, babe. No, not this but I one. Want that one. This one is for... You're keeping out for someone better than me. No, this like one... maybe one of our enemies. What? Enemies? No, this one is for like, save. We save this. Here? What? That's so big. Oh. You can... Whoa. How's the texture, babe? Texture's good. Very mm-hmm. good. Mm-hmm. How's that? Is it sweet or... Yeah, because I don't even have to use my mouth. Or my teeth? Your I mouth? Use my mouth. Where are you gonna use it, that leche flan? Leche, leche, yep. Is it addicted? Oh my God, you're addicted now. Just one more. Nagustuhan ni Mister yung leche flan natin. Ako naman ang titikim. Tikman natin ito. Binigyan ko na si Nicole. Ako naman ang titikim. Ay, yung texture niya talaga ibang-iba. Hindi ko siya na-overcook. Hindi siya matigas. Creamy siya. Let's try natin ito. Mmm.
sarap. Ano siya talaga, yung parang hindi mo na kailangan nguyain. Hindi mo na talaga kailangan yung nguyain to kasi sobrang lambot, sobrang creamy, sobrang so good. Addicted siya, be. Yum. Diba you used to sell this? Yeah, I used to sell this ano, leche plan. May mga nag-o-order sa akin ng leche plan before. Noong nagtatrabaho pa ako sa coffee shop. So, ayun siya. So, nagbibenta ko nito, kasaba cake, yung mga ganun. And then, ano pa ba yung mga binibenta ko? Pansit, palabok, mga ganun yung binibenta ko dati. And I am super grateful din dun sa boss ko kasi kahit na meron akong business, on top of that, nagtatrabaho ako sa kanya. Doon, pinipick up kasi sa coffee shop namin yung mga order ng ano, mga customer ko. So, pinapayagan niya ako. So, sobrang na-miss ko yung boss ko dati. Ma-text ko nga siya. Ang tagal ko na siyang hindi tinitext eh. Kamustahin natin siya kung anong ano ganap sa kanya. Anyway, nakaka-addict to. Last na to talaga. Kanina pa ako dito. Baka maubos natin to. Hindi naman maganda pag ano na sobrahan. Isa pa. Last one. Last one na talaga. Promise. Yummers talaga siya. So, ihalo ko na lang itong ano, leftover na nandi dito sa ating plato dito sa ating container kasi okay naman siyang ihalo. Kami lang naman din ang kakain nito. And then, ay! Oh no, you can break it. Ay! Parang gusto ko pa siyang kainin. Oh my God, I cannot do this. I cannot do this. I cannot. I-put away na natin siya kasi baka mamaya maubos natin. Isa pa. Malit lang. Ayan. Ang sobra ay hindi maganda. Kaya kailangan i-put away na natin to. Itong temptation ng leche plan, i-put away natin to. Tambay muna ako dito sa room ni Nicole habang nag-iisip ako kung ano yung lulutuin natin sa dinner namin mamaya. So, nag-iisip ako kung adobo ba or arroz caldo. Ayun, pinag-iisipan ko, nagdi-debate yung utak ko. Charot, nagdi-debate yung utak ko. Kasi nga, medyo ano talagang yung panahon ngayon is malamig ng konti and then maulan siya. So, I think ang lulutuin natin is arroz caldo. So, maya-maya pa ako magluluto kasi hindi pa naman kami gutom. And then, maaga pa naman din. It's already 4:15. So, maya-maya, mga siguro alas 6 ako magluto kasi madali lang naman yung ano, dinner na iluluto natin. And then, anong pangalan nito? Yung ating chicken. Naglabas na ako ng chicken. And then, pag na-defrost ko siya, ano natin siya, iboboiled muna natin siya bago natin siya ano, ilagay sa ating arroz caldo. So, yun na lang yung lulutuin ko mamaya. Madali na lang yung ating, ano, ating dinner for tonight. And, hindi ako makapunta doon sa room kasi busy-busy si Papa Dave. And then sabi niya, don't disturb me this time kasi I need to focus, sabi niya. So, nagtatrabaho siya ng bonggang-bongga si Mister. Kanina pa nga yun ni. So, sabi ko, anong gusto mo bang ano, kape? Tinatanong-tanong ko siya. And then, pag kinakausap ko siya, hindi siya sumasagot kasi naka-focus siya sa ano, sa kanyang computer. So sabi ko, wag na nga lang nating kulitin. 'Di ba? Natawag ko lang kanina doon sa ano, sa leche plan kasi gusto niya talagang i-try. So bibigyan ko sana siya doon sa room. Kasi lang sabi ko, tawagin ko na lang para tumayo siya kasi kanina pa siya doon ni, pagkagising niya diretso na siya sa kanyang ano, sa kanyang computer. And then kumain lang siya ng breakfast and lunch and then after that, wala na, hindi na siya lumabas ng room. So, ayan, pabayaan na lang muna natin siya. And by the way, alam niyo si Mr., napaka-supportive niya talaga kasi kinukulit niya ako na sabi niya, gusto mo na ba na bilhin natin yung ano, yung iyong another editing software. So, sabi ko, wag na muna. Sabi kong ganun, okay naman yung aking editing. So, sabi niya, regalo ko na sa'yo kasi nga, diba, nakaabot na tayo ng ano, ng 5,000 subscribers. So, sabi ko sa kanya, alam mo, next time na lang pag talagang ano, need ko na. Kasi right now, okay naman yung ating editing, diba? So, iMovie yung ginagamit ko and I've been using iMovie since day one nang nag-start akong mag-vlog. Nag-try din ako ng mga iba't ibang ano, klase ng, ano, ng tulad ng KineMaster or KineMaster. Hindi ko alam kung paano pronounce yun. Hindi ko nagustuhan yung KineMaster. So, nag-stick
na lang ako sa iMovie. And then, nagtatanong din ako sa mga co-vlogger natin kung ano yung mga magandang editing software. Meron nagsabi, Filmora daw. But then, si Mr. gusto niya akong kuhanan ng Final Cut Pro. Sabi ko, ang mahal-mahal kaya. Sabi niya, okay lang, regalo ko na sa'yo. Sabi ko, no. So, pinipilit niya talaga ako. Pinipilit niya ako ng, ano, sabi niya, ng bonggang-bongga. Sabi ko, no need. Sabi ko, siguro pag umabot na tayo ng, ano, 1 million subscribers. Charot! 1 million subscribers! Nangarap ako, no? Hindi naman masamang mangarap, diba? Malay nyo, diba? Anyway, sabi ko maging practical tayo ngayon kasi alam mo na na ang daming ano, ang daming gastusin and then unahin yung dapat bayaran, diba? So, yung mga ganyang bagay-bagay, makakapaghintay yan. And then, right now, wala akong trabaho. Tapos, sabihan niya pa ako na ano, gusto mo ako nalang magbaga, ganun-ganun siya sa akin. Sabi ko, marami ka na naibigay sa akin. Sabi ko, if one day na gusto ko ng ano, kumuha ng other editing software, I will let you know. Or, if like, na-achieve ko yung goals natin sa ating YouTube, so, doon tayo, ano, magpo-push, diba? So, ayun, sabi ko sa kanya, thank you. Nag-thank you ako sa kanya kasi napaka-supportive talaga ng asawa ko. Sobra, as in. Kahit alam ko na hindi siya sanay sa camera, and then if I ask him something about sa aking YouTube, oh, can we do the Q&A? Tatanungin ko muna yan, can we do this, can we do that? Tatanungin ko muna kasi hindi siya sanay sa camera. And then, as you can see, sometimes, diba, nagmamadali siya. Medyo, hindi siya talaga sanay sa camera. Nahihiya-hiya siya. Anyway, mamaya, ano kaya? Hindi ko alam kung... Ay, naku. So, mamaya, hintayin ko lang yung ating chicken. And by the way, mag-ano na rin ako, mag-shoutout na rin ako pala. Mag-shoutout na rin tayo. I think mag-end na rin ako ng vlog kasi ang lulutuin ko lang naman is yung arroz caldo. So, ayun, madali lang naman yun, diba? So, mag-shoutout na tayo. And by the way, I just wanna say happy birthday again to Aliza Madrid. Happy, happy birthday sa'yo. And then, meron pang may birthday ngayon. Ayan si Nicole. Naglalaro siya kasi tapos na yung kanyang homeschooling. Kaya siya naglalaro dyan. And shoutout din kay... May birthday din ito eh. So, let's see. Ayan. So, shoutout po kay Abelina Sisa. Ang kanyang apo is mag-birthday ng May 26. 6 years old siya. George Amanda Sisa. Happy, 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 happy birthday! And shoutout din kay Aileen Kalib. Shoutout kay Superdes. Shoutout kay Ochilo Mokso. And shoutout din kay Marindigo's Vlog. Shoutout din po kay Salvis Life. And then, shout out din po kay Jasmine Johnson. Shout out din kay Jonica Klein. Shout out din kay Mayumi Carbon. Shout out din kay Marlene Alvalate. Shout out din kay Zinaida Di Guzman. Shout out din kay Irma Valencia. Shout out din kay Jean Casino. Shoutout din kay Lijaini77. Ayan, she's from Toronto. Shoutout sa UCC. Shoutout kay LVN Red. Shoutout kay Ann Roldan. Shoutout po kay Fina Cruz. Shoutout po kay Milani Marquez. Shoutout po kay Maris Balanay. Shoutout po kay Ellen's Journal. Shout out kay Liobi Coizon and shout out po kay Digna Lisis. Maraming salamat po sa panonood nating vlog. I hope you enjoyed this video. If you do, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-subscribe and of course, i-ring niyo yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. I'll see you on my next vlog, mga kalalabs. Stay healthy and be safe. Bye.